weeks ago, umatenda ko ng Comic-Con Arabia na ginanap dito sa Jeddah, Saudi Arabia. So sorry guys, medyo late na yung upload ko. So to be honest talaga guys, talagang na-surprise ako kasi ang dami pala dito mga cosplayers na mga Arabs pala. Nakita ko rin dito yung mga ibang kababayan natin na pumila para makita lang si Makenyo Arata, yung gumanap na Roronoa Soro sa live action ng One Piece. So maraming salamat sa bumubuo ng FSAC for choosing me as one of the top 300 content creator dito sa Saudi Arabia. So anyway, ito na nga, balik na nga tayo sa kwento. So guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko kung ano nangyari dito sa pagsali ko sa cosplay competition. So first time kong sumali dito sa ganitong competition. Gawa kasi ng trabaho ko dati is promodizer sa department store. Siyempre, peak seasons or weekends, bawal kami mag-day off. So wala rin akong chance na sumali sa mga ganito or pumunta. Kung pumunta man ako, late na halos kasi gabi na akong umuwi. Napakadami akong nakita mga cosplayers doon na mas malulupit yung mga costume at feeling ko mas sila yung mas deserve na sumali doon sa competition. Siyempre, nandun na rin naman ako. Ang ginawa ko na lang, nag-register na rin ako. Pero hindi na rin naman ako nagbabakasakali na tatawagan ako or makakasali pa ako sa competition. So hindi ko naman ine-expect na tatawagan pa ako. So nagulat naman talaga ako ng very light. So akong pinaka-last entry dito sa cosplay competition na to. So pinaka-na-surprise talaga ako na ako lang ang kaisa-isang Pinoy na sumali dito. So naubusan ako ng English sa mga panahon na ito. May mga nakita naman akong kabayan dun. Kaya lang, baka hindi na sila nakaabot sa registration. So akala ko, yung cosplay competition na yan, parang flex-flex lang, ganyan. Parang model-model lang. Hindi ko naman sukat akalain meron palang stage performance. So syempre, kabado ko niyan. Mga 69. So naisip ko lang yan. Kailangan ko lang ma-execute yung performance and that's it, pansit. Wala na akong iniisip kung mananalo ko dyan or hindi. Yung grand prize kasi ng cosplay competition na to, nasa 15,000 reals. Siguro kung i-convert mo sa Philippine money, siguro nasa 200,000, mga ganun. Para sa akin, syempre, napakaganda experience ito. Syempre, pinaka-importante sa lahat, dapat maging masaya tayo sa tagumpay ng iba. So by the way, nga pala, ang akin palang kinosplay is si Trafalgar Law sa One Piece. Kung may makikita kayo mga gantong mga cosplayers sa convention, much better na i-appreciate natin at huwag tayong mababash. Kasi kung mababash lang naman, tapos pumunta tayo sa ganito, much better huwag na lang kayo pumunta. Maraming salamat sa pakikinig. Please like and share this video. So stay safe and peace!